Wow! Meron tayong uniform. Sponsored by Mrs. Jimmy Spuit. Maraming thank you po. 1,000 na. O yan, meron tayong sticker. Sticker. Mga naghahanap ng sticker yan, available na po. Itong, syempre, itong uniform natin, hindi yan, ano, exclusive for gym squad lang yan. Pero kung gusto nyo umorder, manager, magkano isa nito? So, ayan. Meron tayong green, meron tayong red. You know. Ay! Nice ba? Ay! May YouTube sa likod. Tapos meron tayong tinangungay read. Natin yung read. Medium to? Medium ato, kasi sa akin. Medium ba yan? Nakuumpisa na, anak. Ayan, ano? Umpisa na, anak. Tingnan mo sa dulo. Buksan mo. Kabula. May S dapat. Dito. Pagsama-samayin mo siya. Be! Tawagin mo si Patrick. Oh, tingnan nyo na yung uniform nyo. Wow! Yun o, yun o. Wow! Ang ganda! Ano lang siya? Large siya. Oh, ay, pinagsama mo? Small. Ah, small. Yan, medium. Excel yung sa akin. Oh, excel yung sa akin. Ayan, last day, ayan. Magkapisyakan yun, ayan. Ayan. No, no, green, it's just. Tama, Trick? Small ba yung binigay mo kay Patrick? Sure ka? Ah, hindi ko alam kung... Tinan mo nga ito. Extra large ba ito? Tinan mo. Pero ako itang may ito. Itang kurero. Yung extra large. Ano yan? Medyo mixy yung ano. Maliit, lumiit nga itahin nila. Kasi medyo malaki pa sa ako. Balit nga yung, eto XL, eto XL. Oh, yeah. Medyo siguro. Double, aya, kay Papa yan, double XL. Tignan mo nga muna, dalawa lang naman yung XL eh. Hanggang hita. Salamat! Salamat po yan. Salamat. O yung ano naman, yung green naman, bakit ang natin para, baka may ano eh, may umorder eh. Yan eh, kwetir sa. Ayun yung, ano, yung uniform. The graduate. Maraming salamat po. Sukat mo, sukat mo. Oh, yun o, sakto lang. Pwede na. Okay. Sa pagpa-farming, madalas, mayroong mga pagkakataon na gusto ko ako yung magtrabaho, lalong-lalo na yung pagtatanim, pagpapataba. Gusto ako mismo para maramdaman ko yung mga halaman, kung paano sila palakihin, kung paano sila mamunga. Yun yung masarap doon, pagka ikaw ang nagtanim, ikaw mismo, ikaw nagpapataba, ikaw ang nagsimula.
mararamdaman mo kung gaano kasarap pagka umani ka ng maganda. Kaya kung mapapansin nyo, pagka nagtatanim, kung kakayanin ko, gusto ko ako lahat. Pag nagpapataba, gusto ko rin ako lahat. Kasi masarap yung ganun, guys, yung ikaw mismo. Pero syempre, hindi naman natin kaya, kaya kasama natin ang gym squad. Yan ang masarap sa pagpo-farming. So dun tayo sa farm to ngayon, igagayak na namin yung pinagtaniman namin ng petsay para sa susunod nating crop. Let's go. Yung pagkakabitan ng kuryente, tsaka natin lilinisin pagka nakapagpaalam na tayo dun sa may-ari. Hindi pwedeng basta na lang natin puputulin yan, baka magalit. Alam niya na pagka hindi sa'yo, kailangan mong mag-abiso dun sa may-ari. Iyon oh, iyon oh. Iyon oh, bago. So, kailangan natin to. May dagdag doon sa talim ng ano, power tiller. Yan, super damo na yung farm tree. Kailangan na nating linisin para makapagtanim tayo. Sayang yung ano, pag-rent ng lupa. Yan yung mga petsay, mga ano na, tuyo na. Siguro kukuha na lang kami ng mga matitino, tapos sa ano na namin, pa-power tiller na namin. Pero yung sili, siyempre, hindi natin naano yun yan. Kasi baka biglang tumaas ang presyo niya, no? Pang matagalan yan, eh. Nung nag-harvest kami dito, yung unang harvest, binigay namin kay Saldi yung 200 kilos ng petsay. Mahigit 1,000. So, nakuha naman natin yung pinuhunan ko dito kasi yung isang kilong petsay na buto nasa 600 lang, tapos yung ginamit nating siguro mga 5 kilong pataba, nakuha naman yung puhunan. At ang importante doon, ang maganda ron, marami tayong nabigyan dito sa San Carlos tsaka doon sa amin. At meron pa tayong nabibigyan itong mga huling tatlong harvest namin. So maganda na rin ang nangyari. At least na experience natin yung pagpepetsay. So, idudugtong namin tong isang talim para mas malapad yung kain niya. Aling maganda? Ba syempre. Ikaw eh. Bab. Chok me. Bukas pipitas ulit tayo ng okra tsaka ng ampalaya. Malalaman natin kung ito na yung huli nating pitas sa okra ay sa ampalaya. Pag ito naka 100 kilo pa, pwede pa. Alam nyo naman kasi nakakapanghinayang at maganda pa yung presyo ng ampalaya. Yan. May mga kasunod pa yun. Malalaan natin. Hanggang 10 bundle
panalo pa tayo dyan, 100 kilo. Pero pagka wala na tayo nakuhang good, siguro pamimigay na lang natin yung huli. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo lumiliit na, bumabaluktot na. Yan ang ano ng ampalaya pagkapalaos na. Pero ito, mga good pa to. Yan, tulad yan, diretso. Abangan nyo guys yung huling pitas natin. Kukwentahin ko yung lahat ng nagastos. Ultimo sa gasolina, diesel, pataba, gamot. Tsaka yung puhunan dito sa buto, tsaka sa balag. Kwentahin natin lahat 'yon, kung magkano inabot at tsaka kung magkano yung kinita natin sa ampalaya. Ay, pinatay niyo yung petsay ko! Ah, iniyak na ka! May pera petsay! Woo! Patay naman yan, ano? Pag kinain metol, baka ibaling paagas niya sa bato. Kaya pala siya. Iyon, no? Ganda, no? Ang mangyayari niyan, magiging pataba na lang yung magugulang na pechay sa lupa. Almusal muna tayo, almusal. Iyon, no? Namiss din natin yung ano, ah, lugaw. Matagal tayo hindi naglulugaw, eh. Kot baboy. Dumando sa bahay. Dumaan sa bahay. Mm-hmm. Saan dumaan? Sa bubong. Sa gilid. Nalilis ko mami masabok sila. Dadali kayo ha. Alam ko sa bahay dumaan sa gilid pala ng bahay. Sa gilid. Oh. Kala nyo. Si Patrick, Trek, magluluto ka manok, Trek. Manok ka? Oo. Sige. Bibi, gusto mo? Nakapula si Patrick, alam nyo na yung paparating. Manok na lang yun. Hmm. Tol, may kasama yun. May kasunura nga palang nag-verde yan. Nagpapabati sa'yo pagkayaan. Ay, batiin mo daw pala. Sino? Siya. Si? Ano pangalan na? Ano ba kasi pangalan niya? Di ba 17 birthday mo? 19 naman siya. 19 naman siya. Hmm. Binati ka niya eh. O sino? Napal. Yun lang. Happy birthday, Arman. Happy birthday yan. Kailan? Ngayon. Ngayon ba? Ayun, happy birthday kay Arman, yung panganay ni Kuya Olan. Happy birthday, Babang Olan. Ay, si Arman pala. Oh, si Arman. Si Aris pala yung panganay. Okay. Ay, bunso mo ba? Mm. Bunso. Bunso niyang malaki pa sa kanya. Laki. Ito sa susunod na linggo, isasalang na rin namin yan para sa susunod nating itatanim. Para magamit natin ulit yung balag. Patagulan naman tayo niyan pag nagtanim tayo ng April.
or katapusan ng March baka makapagtanim na tayo dyan. Ayan, meron pa rin tayo nakukuhang mga magaganda, matitino, pwede pa natin pamigay. Masisilong yan. Maganda pa. Loud to puti po na yun ang inyet. Minsan meron ako nabasang nag-comment, mas maganda yung, para sa amin din, agree ako dun sa comment ni sir na mas magandang gamitin yung ganitong talim, yung maliliit. Wag yung malalapad, yung mahaba. Alam niyo kung bakit? Kasi pagka mas mahaba yung ginamit nating blade, mas mapupwersa yung makina. Mapupwersa siya kasi malaki yung iniikot niya. Ito, maitutodo mo, wala siyang masyadong vibrate, hindi masyadong pwersado yung makina. Kaya kung tutuusin, mas maganda yung ganito kaliit na blade or yung tanse, depende sa damo. Kasi gumamit na kami nung mahaba, doble yung mahaba nyan, napupwersa yung makina. Pero kung ito todo mo, kayang kaya niyang paikutin, parang wala lang. Tapos syempre mas matipid pa sa gasolina yun ang ganyang blade kasi maliit, hindi, kumbaga magaan lang yung iniikot niya. Kayang kaya pala, half day lang eh, no de, bago man ang hali tapos na eh. Yan, ginto. Sumabit ba? Hindi naman. Ang delikado. Tumama lang yung ano yung pinaka-roto yung biga. Dito ang daan ko. Hindi na, center to saan. Araro. Nagundag. May buko sa ilalim niya. Kaya sumama. Ginto. Sir, ginto. Botol yata niya. Botol lang tao. Delisa kasi. Ay! Oh, hindi na kayo ito! Hindi na! Hindi, nakatalikod naman eh. Ay, hindi na kayo ito! Buri ng malubi. Ay, malubi kayo! Malulub na eh! Ito na lang naman eh. Laking tulong ng power tiller sa amin. Wala ka nyan, uupa ka nung mag bubungkal nyan, sandibo.
Tapos doon 1,500 to 2,000 papaulit mo. Pero pagka may makina kang ganyan, anytime pwede kang mag araro, pwede kang mag cultivate ng katamnan. Kaya magandang investment na rin yan. Ito yung pinaka importante sa pagpa-farming, pagtatanim ng gulay. Isa sa pinaka importante yung paggagawa ng bed, yung paggagayak ng lupang tatamnan. Kasi kailangan maganda yung ano niya, pagkabungkal niya, kailangan pinong-pino. Kasi dito tayo gagawa ng kumbaga, dito tayo gagawa ng pundasyon para sa mga halaman. Mas mapino, mas maganda. Kasi ang tinatanim natin gulay, buto or punlaman yan, dun magsisimulang mag-ugat yan eh, dito. So kung siksik yung lupa, matigas, example ko yung kamay ko guys, dito. Ayan, madali siyang ibaon. Halimbawa, ito yung ugat ng halaman. Madali siyang makagapang sa lupa kung buhaghag siya. Imagine niyo sa matigas na lupa, ganun na yung kamay mo, hindi siya lulusot kasi matigas. So, diyan tayo magbabase ng magandang halaman. Pag maganda yung preparasyon mo, doon na gaganda yung mga tanim. At syempre, kailangan ano din yan, kinukondisyon din natin yung lupa. Yan, katulad yan, nabungkal na namin, ibibilad namin yan ng mga ilang araw hanggang sa matuyo ng matuyo. Mamatay yung bad bacteria, mawala yung pagkaasim ng lupa. Tapos, pag tuyo-tuyo na, papasadahan ulit namin yan. Isang pasada pa or dalawang pasada pa. Bibilad ulit natin hanggang sa matuyong matuyo ng matuyo. Tapos, kung meron tayong mabibiling soil conditioner, merong nabibili nun sa mga agri supply, or meron tayong organic fertilizer tulad ng chicken manure. Yan, oh. Pagkakain namin, natulog. Ano oras na? Alas 3. Ayan, merienda ulit tayo. Sinabi ko naman sa binlog ko naman yung pag-alabi. Pitasin na namin yung ceiling Taiwan, medyo maangat na yung presyo. 80 na. Ayun, ang dami niyang bunga. Adamo! Oh. Medyo bumabahay na yung presyo ng okra, ay ng oo. Ang okra bumaba na. 45 na lang ngayon. Ang laki ng binaba. Nanggaling kami sa 70, 65, 50. Ngayon 45 na lang. Ibig sabihin, marami ng supply ng okra niyan.